Dela Rosa. Si Marcos Pangag ang subject, hindi ako at si Morales. My God, magtatanong na ba ako na nabayaran ka ni Lisa? How irresponsible media personality. We are trying our best here to come up with the truth and nothing but the truth. Wala tayong pinapanigan. Ngayon, pati ako, tinitira na. Ni Marlica. Marlica! Punta ka dito para pakinggan ka namin. Hindi yung gagamitin mo yung power of the media para siraan ako. Very responsible naman yan. The mere fact, ha? Pakinggan, pagdangan itong hearing na ito, dapat magpapail pa ako ng resolusyon. Then pag i-read pa ito sa plenary bago mag bago ito ma-assign sa committee ko para kandak ng hearing. But hindi ko ginawa yan. Ginawa ko, ginamit ko yung aking oversight function para mabilis. Kasi ang ingay na nila eh. Natutulog daw ako, wala akong ginagawa. Eh, hindi naman nila alam na bakasyon ang Senado. Paano ako makapag-action na bakasyon ang Senado? Ang hirap niyo, Marlica. Please, kung mahal mo ang Pilipinas, magpakatotoo ka. Huwag mo idama yung tao dito na nagtatrabaho para sa katotohanan. Ay, nako. Kala ko ba, do you feel na ikaw na ang kini-crucify ko dito ngayon sa hearing na ito? Do you think, please tell me, no, if I am being unfair to you, if I am being persecuting to you, please tell me. No, Your Honor. Ha? No, Your Honor. O bakit sinabi ni Marlica na ganun daw ang ginagawa ko? Ay, di ka po alam, Your Honor. Kilala mo ba si Marlica? Doon lang na-interview po, nung tinawagan po ako. Pero wala po akong personal relationship sa kanya. Wala po. Kaya kung napanood nyo po yung interview ko sa kanya, hindi ako, yung mga ibang information, hindi ko po sinasabi. As the chairman of the Senate Committee on Dangerous Drugs, kung sinasabi mo na bayaran or na-influence ako, no! Nobody can influence me. It's power. Lahat ng power ng committee na ito para malaman ang katotohanan. Kahit sino man. Para gampanan yung aking mandato. And here I am. I'm doing my job. I'm doing my job. We are a co-equal branch of government under the baton, under the dictates of Malacañang ako. Never. No, my dear. Hindi po kami kaya diktahan ng Malacañang. Hindi po na kami kayang diktahan. Kaya huwag mo akong sabihan na binayaran ni Lisa Marcos. God sakes. Hindi mo na po akong inatras ang gira. Hindi po ako atrasan. Dalawang dokumento, atrasan ko ito? Ano ka? Hello? Ah, sorry kung apektado kayo. Kung wala ka pang, hindi ka nag-aral ng investigation, Marlica, lilikturan kita. Ang pag-iimbestiga po, madam, ay feelings. Huwag mong haluan ang emosyon. You stick with the facts. You stick with the facts. Nang emosyon dito na kumakampi ka kanino at pinapaboran mo si ganito, hindi po. Failure ang investigation mo dyan kapag haluan mo ng emosyon. Yung facts na binibigay ng PDEA sa akin, gusto mo lang yung fax ng ni Jonathan ng Jonathan Morales lang tatanggapin ko. So ano kasi yung bisikaruan sa investigasyon, then nag-retire ako.
Baka hindi mo alam na top-notcher ako sa FBI National Academy. Pagdating sa investigasyon, hindi mo alam. May 7. Ha? Tuesday. We will invite Maharlika. Sabihin mo, physical presence niya. Kailangan dito. At saka yung iba. Sino pa yung imbitahan natin? Paquito Ochoa. Dave. Dati executive secretary. Dave. Curioso. Curioso. Tapos si Ms. Maharlika, then si Attorney Delgado, sir. And please tell them that their presence, napaka-importante ito, ha? Their presence is very much highly needed. At kung kinakailangan, I will issue subpoena for them to comply with that order. At kung hindi, against them, kung ayaw na pumunta dito.